guys! Welcome back to my channel! So, ngayon guys ay magluluto ako mamaya ng munggo at isda. Isasama ko kayo at wala namang masyadong ganap dito ngayon sa bahay dahil nag-iisa na naman ako. So, ito guys yung binigay ni Lovesky ko sa akin nung Australia Day, nung Tuesday. So, ito yung aking bagong baby na halaman na inaalagaan ko ngayon na binigay niya sa akin. Ito yung Zanzibar Sensi na sobrang gandang-ganda ako sa kanya. So, hindi naman ako nag-vlog nung Australia Day kasi nga, pagkapag Australia Day dito guys, eh, lahat ng tao pumupunta sa beach, what? Sa park. So, sobrang hirap makisabay sa mga ganong maraming taong pumupunta sa beach at saka sa park kasi una-una, napakahirap kumuha ng parking. Tapos, ang init nung araw na yun. So, wala rin ako sa mood maggala at saka masakit kasi yung likod ko kaya hindi na rin ako nag-vlog noon. Nag-enjoy na lang kami ni Lovesky ko na kumain sa restaurant tapos namili lang kami ng halaman. Ito nga yung binili niya sa akin tsaka meron pa siyang ibang biniling halaman niya. Kaya ito yung binigay niya sa akin na sobrang ganda ko. Talaga nitong halaman to. Gustong gusto ko siya dahil ang healthy talaga ng kanyang dahon at saka sobrang ganda niya. Ito siya guys. Ayan. Kung makikita ninyo. So, napaka-healthy nung kanyang dahon dito guys. Ito yung Zanzibar Sensi. Ayan. Sobrang ganda nitong halaman nito. Sana maalagaan ko siya ng gusto kasi minsan guys, yung kamay ko mabigat sa pag-alaga ng halaman dahil kuminsan namamatay sila. Dahil diba sabi nga nila ganun daw, pag namamatay yung halaman na ikaw yung nag-aalaga, ibig sabihin daw mabigat yung kamay mo sa pag-aalaga. So, si Lovesky ko lang yung maganda yung kamay niya sa pag-aalaga kaya siya yung mas maraming halaman dito sa bahay. So, sana nga itong binigay niya sa akin eh hindi siya mamatay at sana dumami siya. Kasi gusto ko talaga siyang dumami kasi napakaganda nitong halaman to. Pag kayong makapal na siya, sobrang ganda niya talaga. Kaya ito na yung aking bagong baby dito sa bahay namin na inaalagaan ko ngayon na halaman. At tuwan-tuwa naman ako. At saka gustong-gusto ko dito yung kanyang paso na ceramic. Na talagang white siya para siyang marble na sobrang ganda rin niya kaya natutuwa ako dito sa halaman na to. So ayan guys, nga iyong halaman na ito at ito yung pinaka pangalan niya na halaman, Zanzibar Sensi. Yan yung halaking halaman na sobrang gandang ganda ako sa kanya kasi nga yung kanyang mga dahon eh sobrang kintab niya at napaka-healthy talaga nitong dahon na to. Kaya gusto ko talaga siyang paramihin. Kaya ayan yung aking bagong baby na tuwang-tuwa naman talaga ako sa kanya. Luto nga pala ako guys ng kamuting kahoy. Namiss ko tong kamuting kahoy na to. At meron pa akong kinakain kanina. Ayan, hindi ko pa siya tapos. Hindi ko pa siya naubos. So ayan, nilalagay ko na siya sa container para ilalagay ko siya sa rep. Para may naka-ready na akong kamuting kahoy na kakainin ko ulit. At ngayon naman guys, nagluluto ako ng mais. Ayan, kumukulo na yung aking mais. Apat siya. So, naglalaga ako ng mais para may baon din yung aking Lovesky bukas. So, ayan, hintay ko lang siyang maluto. Tapos magamaya magluluto na naman ako. At nag-iingay na naman yung aking ex-host pan. So, pasensya na guys, maingay na naman yan. So, ayan, hintayin ko lang siyang matapos maluto. So, guys, pakita ko sa inyo yung iba namin halaman. So, guys, ito na yung halaman namin. Aayusin pa yan ni Javi, hindi pa tapos kasi busy pa rin siya sa work. So ayan yung mga halaman ngayon, ang gaganda nila at sobrang dumami na rin sila lahat. So ang ganda nito, oh, tignan nyo, diba ang ganda niya, ang ganda ng dahon nyo, tignan nyo guys ito, oh, kakaiba, may matulis pa siya doon. Ang ganda nitong halaman na to. Hindi, nalimbad ako ng pangalan. Ano nga bang pangalan nito? Ayan, alocasia. Ito pala yung alocasia na halaman. So ang ganda niya, diba? Tapos, ito yung isa na may mga iba-ibang kulay din yung kanyang dahon. Ayan, ito yung caladium. So, meron pa rin dito na caladium. Tapos, ito nga yung nagagandahan ako sa kanya yung dahon niya. Ano nga ba ito? Nakalagay kasi iba siya dito. Ayun, bigonya. Ito pala yung bigonya. Ayan siya, ang ganda ng kulay. Tapos, itong isa naman, ito, bigonya din, pero iba naman yung dahon niya. So, marami palang ibang klase ng bigonya. Diba, ang ganda niya? So, ayan yung mga halaman namin dito.
Di pa naaayos ulit ni Hubby dahil pumasok siya. So, hindi sila pwedeng masyado mainitan. So, kailangan ilagay natin sila dito. So, ayan yung mga halaman namin nandito sa likod. Ayusin ni Hubby. Kasi busy pa lang siya ulit ngayon sa work. Kaya, andyan muna sila lahat yung halaman. Ito naman guys, ngayon, ipiprito ka itong aking isda. Kasi magluluto pa ako ng munggo. Sasabay ko na yan. Dito habang nagluluto pa ako ng mais. Ito ngayon, pinapainit ko na yung mantika. Guys, ito yung aking isda. Dalawa lang naman yung ipiprito ko. So, para madali akong magluto. At, hindi ako mahirapan. Oops! Ayan, ay, napatag ko kanya. So, ayan. Hinahin ko na itong isda para isusunod ko yung munggo na paglaga. Kasi nagalaga pa rin ako ng mais. At baka electric pan ako dahil mainit. Tapos maingay pa itong exhaust fan ko. Kaya pasensya na kayo. Talagang sobrang ingay ngayon ng aking paligid. Ayan. Susunod ko dito inyong munggo. Dahil medyo matagal yung munggo, diba? So, habang naglalaga ako ng mais, nagprito na rin ako ng isda para sabay-sabay silang maluluto. Ayan guys, tapos ko na naprito yung aking isda na dalawa lang naman siya. Tapos, isasama ko yan sa aming munggo. Kasabay niya ng munggo namin. Ang sarap naman ito, crunchy. Pero yung mais ko, hindi pa siya tapos. Ayan pa. Kain ko lang siya. Ito na guys yung aking munggo. Halos matatapos na siya. Dahil naihulog ko na yung spinach. Ayan na siya guys. At ito na rin yung aking mais. Ayan, nailagay ko na siya dito sa container na baunan. Naluto na rin siya. At ayun nga, niluluto ko yung aking munggo. Tapos nilagyan ko muna ng foil yung aking isda. Para ma-stay yung pagka-crunchy pa rin niya. So, ayan yung aking munggo, guys. Dinadagdagan ko ulit siya ng spinach kasi nakukulangan ako sa spinach. Ilalagay ko na lahat itong isang plastic bag ng spinach. Ayan siya. Para mas masarap, mas malasa yung aking munggo. Ngayon naman, tapos na yung pagluluto ko ng munggo. Nagsasayang naman ako ngayon dahil maya-maya andito na si Labiski ko. So, pagod na naman yung galing sa trabaho. At ngayon, gusto kong maglinis ngayon ng aking rep. Dahil yung aking rep, tignan nyo naman guys. Ang gulo-gulo niya, ang daming nakasiksik na mga tinapay dito sa loob. Kasi nga si Lab ko, marami kasi siyang binabaon sa work. So, ngayon, kailangan ko siyang i-ready lahat dito. Yung mga nakabalot yung kanyang mga prutas. Dito ko nilalagay sa ziplock. Kasi minsan, napupuno yung baunan niya pagka puno ng container. Pero meron naman din siyang fruits dito na naka-container din. So, pag maraming container kasi, punong-puno siya siksikan. So, ayan yung mga aayusin ko dahil ang gulo-gulo na nila. Punong-puno, ito halos minsan hindi ko na siya mabuksan dito. Puno na siya ng mga gulay. So, ngayon mag-aayos ako. Pero, siguro maya-maya na dahil dito pa. Ito medyo maayos yun dito sa kabilang side. Dahil konti lang naman yung nakalagay dito. Problema ko, dito lagi siyang nagugulo. Dahil lagi ko siyang hinalukot kasi marami siyang nakalagay ng mga tinapay dito ng mga pambaon tsaka yung mga ibang pambreakfast. So mamaya aayusin ko yan pero unahin ko muna kasing magsaing dahil mamaya-maya yun nandito na. Okay naman na yung aking mga ulam na niluto. Kasi yung iba namin mga food guys nandito sa freezer na to. Kaya puno din yung rep dahil yung sa baba puro tinapay din. Ayan, puno pa rin siya dito. Mga pagkain namin yan pang everyday. Iba-iba kasi yung niluluto ko. Tsaka yung mga pambaon, ayan, na binabaon ni Hubby. At ito, ayan, may chips dito. So, ayan, ganyan. Kaya, hindi siya lang magkasya dun sa rep. Puno pa rin sila. Kaya, meron akong maliit na freezer dito. Ayan siya. So, marami kasi akong ginagawa ngayon. Kaya, putol-putol yung aking pag-video.
At saka, alam nyo naman na pag si love ko dumating na, pagod yun sa trabaho, hindi yun nagpapakuha ng video sa akin. Ayan, nagsasain na ako para mamaya pagdating niya mainit na yung kanin dahil mainit pa naman yung ulam namin. Tingin ko na lang siyang maluto. Ayan guys, mukhang uulan dahil sobrang init kanina at saka nagdidilim ang kalangitan. So, ayan, uulan siya. Medyo umaambun na nga eh.